Hello guys, welcome back again to my channel. So ngayon po ay ang gagawin na naman natin ngayon ay isang klase ng merienda. Ito po ay napakasimple at napakadaling gawin. Hindi lang yan, murang-mura po ito. So kayang-kaya po ng ating bulsa. So ang main ingredients lang po natin dito is si, of course, yung glutinous rice flour. At saka kung meron tayong gata, at saka kung meron tayong langka. Pero syempre, ang langka ay optional. Kung meron kayo, mas maganda na dagdagan ninyo para ito ay pampadagdag ng lasa o bango ng ating malagkit. Pero kung wala, ay okay lang yan. Yung glutinous rice, gata, at saka brown sugar, at saka konting asin. So tara na guys, samahan niyo ako sa pagluluto ng ating napakasimple pero napakasarap na kantanen. Tara na guys! Yung una po natin gagawin ay i-mix natin yung ating mga dry ingredients. So, ito po yung 2 cups ng glutinous rice flour natin. Yan. At saka yung asukal natin. Dapat maganda yung brown sugar para mas masarap siya. Ito po ay 1 cup at kalahati. So, yan. At saka, of course naman, kailangan din natin na meron din konting asin para panlaban din sa tamis ng ating kankanan. So, kailangan ito po ay 1 teaspoon na salt. So, yan guys. So, ihalo lang po natin ang dry ingredients natin. So, ihalo natin. So, saka natin ilagay yung ating 2 cups of coconut milk. So, yan na guys. So, halo po more. Halo ng halo. Hanggang po na makita natin na maganda na yung pagka-mix ng ating rice flour at yung inilagay natin na mga ingredients. So, yan guys. Haluhan ng halo. Paikot ng paikot. Yan. So, pwede na natin ilagay yung ating langka. So, kung yan, depende po kung anong gaano karami ang ilagay ninyong langka. Para sa akin kasi, mas marami ay mas masarap. Pero kung konti lang yung langka na meron kayo, ay pwede rin. So, yan, halo ulit natin. Halo pa more! So, yan na guys. Kung makikita ninyo, yan, wala na yung mga buo-buo. Nahalo natin maigi yung ating mixture. So, yan. Ganun. Yan. So, habang natapos na natin ito, isip aside natin, guys. At painitin natin yung ating cooking pan. So, dapat yung cooking pan natin, guys, ay yung non-stick. So, yan na, guys. Painitin natin ang ating cooking pan. So, ang gamit po natin ngayon, guys, ay non-stick para mas maganda. Pero, kung wala kayong non-stick ay okay lang naman yung ordinary na cooking pan. So yan guys, pa-imitin natin. Saan natin ang pan. So yan na guys, at pwede na natin ilagay yung ating
inihalo na mixture ng ating mga glutinous rice flour at yung mga gatas. So, yan na guys. Ganyan lang kasimple. Ganyan lang yan. Oops. So, simple lang ito guys. Ang gagawin lang natin is haluin po natin ng haluin hanggang sa maluto yung ating kankanen. Hanggang maluto itong mixture natin. So, yan. Dapat yung apoy natin guys is yung ano siya, yung islo siya para hindi naman masunog sa ilalim. So, yan. Ikot-ikot lang at halo pa ng halo hanggang sa ito ay maluto. See, di ba guys? Simple lang siya. Konti lang na ingredients at sa murang halaga. Meron ka ng masarap na merienda. Saan ka pa? Yan, kung makikita nyo na guys, yan, naluluto siya. Unti-unting nagbubuo yung ating mixture. So, pwede natin itong iwanan guys, basta lang mahina ang apoy. Pero syempre, hindi naman yung talagang iiwanan mo. Syempre, iwanan mo sa bread, tapos balikan mo, tapos haluin mo na naman. So, halo lang po ng halo hanggang sa magbuo yung ating mixture. Ayan, halo pa mo. Ganun. So, ayan na guys. Ayan, nakikita ninyo, naluluto, unti-unting naluluto yung ating kankanan. So, ayan, konting halo pa. Haluin pa ng haluin hanggang sa maluto. Ayan. Halo pa mo. So, ayan na guys. Kung nakikita ninyo, ayan, naluluto na at naluluto yung ating glutinous mixture with gata at langka. So, parang ano siya guys, parang bibingka din siya, pero ang pagkaiba lang ay ito ay halo-halo, parang inihahalo natin samantalang yung bibingka naman ay nilalagay natin sa oven or binibake natin. So, yun ang pagkakaiba. Ito naman ay yan, basta halo lang, halo pa more ng halo pa more hanggang sa ito ay maluto. Parang kalaman siya at pwede rin na parang bibingka na may langka. Hinalong glutinous rice with langka. So, yun na guys. Kunti-kunti. Kunti lang at maluluto na yung ating kankanan. So, yun guys. Yan po yung itsura niya. So, pagkatapos po nito, ay saka natin ilalagay sa isang container na meron siyang dahon ng saging. Dahil yung dahon ng saging ay yun ay nagbibigay ng pango at saka flavor sa ating kankanan. Yun guys. Naamoy ko na talaga ang pango ng langka at sa kagatan. So, ito na guys. Na-ready natin yung ating lalagyan. So, yan po yung ating lalagyan na maliit na flat siya. Tapos, yan, ilagyan na natin ng dahon ng saging para magdagdag sa flavor at pango ng ating kankanan. So, yan guys. So, yan. At tingnan naman natin yung itsura ng ating niluto. Ganda siya guys. Yan. So, makikita natin na luto na siya guys. Kung makikita ninyo na kapag naano siya, yan, pwede mo na siyang itasat yan. Sumusunod na siya sa ating sandok na ginagamit kapag halo. So, pwede na yan guys. Luto na siya. At saka yan, meron siyang kulay brown na siya guys. Yan na guys. Inilagay natin dito at i-flat po natin siya ng maigi para magandang tingnan. So, parang ganyan na siya guys. So, ilagay natin ng maigi na i-flat natin siya para magandang tingnan. So, ito na guys yung ating kankanan. See, yan. So, ang gamitin po natin dito na pag-ayos sa ating container ay dapat yung rubberize. Yan, para hindi siya didikit. So, yan, na-i-flat natin ng maigi. So, ang susunod natin gagawin guys ay yung magluluto to tayo ng lapik. Lulutuin natin yung lapik at yun po ay yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating kankanan. So, yan. See guys? Ito po ay perfect na niluluto natin. Niluluto tuwing pwede sa
New Year, kasi alam niyo naman, di ba, kapag sa New Year ay mga malagkit yung karamihan na niluluto natin. So, yan, perfect po ito sa New Year o kaya kahit anong araw. So, ito naman guys ay para sa ating latik na ilagay natin sa ibabaw ng ating kankanan. So, walang iba nating gagawin kundi ang halo-halo. Ihalo ng ihalo hanggang sa magiging latik po ito. So, yan. So, pwede natin itong iwanan din tapos balikan pero naman hindi yung sobrang iiwanan mo ng matagal kasi masusunog ang gata natin. So, ito po ay isang lata ng gata dahil hindi po natin kailangan ng marami. So, yan guys. Halo pa more. Halo ng halo. Yan na siya guys. Kung nakikita ninyo, yan, nababawasan at nababawasan ang tubig niya. So, ibig sabihin, naluluto na unti-unti yung ating gata. Hanggang sa maging latik ito. Yan. Konting tiyaga pa sa paghahalo. Halo pa more. So, yan na po guys. Malapit mong maluto na yung ating latik. Yan, malapit na siya. Ilagay na natin yung ating latik sa ibabaw ng ating yan guys. Mainit kasi siya kaya yan po siya guys.